Hello mga kananay, kamusta po? Welcome back to our channel. And to this video po ay tungkol po nitong ating halaman. Ito po yung tinatawag na Chinese bamboo. Siguro po alam ninyo, o kung sino man yung mga nakakaalam dyan, na ito pong halaman na to ay common po to na tinatawag na lucky plants of the year according to feng shui. So yun po, wala naman pong mawala kung maniniwala tayo sa mga ganong superstitious belief, di ba? Yung mga ganyan. Ito, 5 piraso to. Yung iba nito naglalagay 1 lang, 3 ganyan. Ito siya 5. Ang bili ko nito is 60 pesos yung 6. Pero kung bibilhin mo siya ng paisa-isa, 15 pesos ang isa. Kaya medyo nakatipid ako dito. Kasi 5, 60 pesos lang. Ayun po. Ngayon, ilagay ko lang to siya dito sa aking yung transparent na jar. Tapos, lagyan ko lang din siya ng mga bato na maliliit. May bato na po ako dito. Ayan po. Hinugasan ko na po to siya. Hinugasan ko na po itong mga bato na to para matanggal yung alikabok. Ang bili ko nitong bato na to, 1 balot to siya. 25 pesos. Yung 25 pesos po to siya. Itong halaman na to kasi, pwede naman to siya sa tubig lang. Ayan, nung binili ko to, nakababad lang din to siya sa tubig. Mabubuhay to siya kahit sa tubig lang at saka sa lupa din. Okay lang din sa kanya yun. Hindi to siya mahirap alagaan. Yun po. Magandang indoor po tong halaman na to. So, ngayon po, lagay na po natin siya dito. Itong jar na po kasi na to, lagayan namin to dati ng ng asukal, ganyan, o kaya yung mga powder milk. Kaya lang yung takip kasi niya, nabasag. Ito po, nabasag. Kaya hindi na siya safe lagyan ng asukal, o kaya kasi lalanggamin na siya, papasukin na ng langgam, gawa ng basag na yung takip niya. Ito po. Kaya, ito na lang po yung gagamitin ko para dito. Kasi, mas maganda kasi ito kung ang lagyan mo nito ay yung ganito na siya, visible. Kasi, makikita mo kung dapat na ba siyang palitan ng tubig. Kung madumi na, kasi siyempre maalikabukat. So, ito po, lagay na po natin siya dito. Tapos, lagyan na po natin siya ng mga bato. Itong mga bato na to, hugas ko na po ito. So, lagay na po natin. Ganyan lang po. Madali lang po kasing alagaan ko na itong halaman. At saka common lang po ito. Pero, may dalang swerte daw po ang halaman na to. According to feng shui, yun po. So, wala namang kapag maniwala tayo, diba? So, ito na po yon. Ito na po siya. Tapos, lagyan lang po natin siya ng tubig. Yung tubig po na ilalagay ko sa kanya, galing lang po to sa grape po. Ito po.
lagyan mo lang po siya natin ng tubig kung gaano kadami yung bato. So doon lang din, hanggang doon lang din po natin yung tubig niya. So ito na po yun. So may halaman na po tayo. Ito kasi, according to research, itong 5 na stalk na to, naglalaki po dito yung 5 elements of nature. So yun po ang sinasabi, nandito po yung air, yung water, yung earth, fire, at saka wood. Yun po ang nakalakip sa 5 stalk na to. Tapos, ando na din daw po yung happiness, yung prosperity, yung good health, at saka yung wealth. So, kung maniwala man tayo o hindi doon, maganda rin naman siyang indoor plant. Lagay mo siya doon sa center table nyo, o kaya sa office table, mga ganyan. Kasi, kung nakarelate kayo yung mga mahilig sa halaman, siguro relate talaga na yung mga halaman ay stress reliever na din. May halaman ka lang sa loob ng bahay, sa bahay mo. Parang hanggan lang ng pakiramdam, makita mo yung halaman mo. Tsaka may pagkabisihan kang alagaan. Yung ganyan. So ako kasi, mahilig sa halaman. Kaya, masaya na ako pagka may halaman akong bago. So, yun po. Maglagay kayo nito sa loob ng bahay nyo. May dekorasyon na kayo. So, yun po. Sana po may natutunan kayo sa video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. See you on my next video. Please like and subscribe my YouTube channel and click the bell button. Yun lamang po. Bye!